Mga ka-showbiz, naging hot topic ng kolumnistang si Christopher Min ang kasalukuyang showbiz karir ng aktres na si Liza Soberano sa Amerika. Pinag-usapan niyan sa kanyang YouTube channel sa Showbiz Now na kasama sina Wendell Alvarez at Romel Chica. Bungad pa ni Romel, huwag kayong magagalit sa akin, mga fans ni Liza ha. Eto sa totoo lang po, real talk lang po tayo ha. Bumaba ang premium talaga ni Liza. Sad-sad. Patuloy pa niya. Isipin mo, dito bida-bida siya as in bida. Nagli-lead role sa mga teleserye. Maganda ang ratings. Mga commercial niya pato. Nagpunta sa abroad. Nagkapelikula pero hindi naman siya na-recognize. Sinabi pa ni Romel, ang tawag sa kanya international microstarlet. Kasi biruin mo, nakikisama lang siya. Magiging itsurang funny. Doon, sa mga artistang nakikita niya, pa-picture. Para nga naman kapag nagpa-picture siya, pag may nakita doon sa artistang sikat, masasama siya. May banat din mismo si Christopher Min at nadidismayang sinabi na tila nasayang ang pinaghirapan ng dating manager ni Liza na si OG Diaz ang mga pinaghirapan nila sa showbiz. Sa ilang veteranang showbiz columnist, ako, huhugot ako doon sa simula. Alam namin na medyo magiging emosyonal si OG Diaz tungkol sa aming usapin na ito. Inalagaan to ni OG, pinalaki to ni OG, inalagaan ang todo-todo para maabot yung pangarap niya. At nagtagumpay naman sila bilang talent at manager tapos biglang ganito. Yung pinaghirapan niya, parang sumadsad, sadsad masyado. Pakiramdam din daw ni Christy na may nag-impluensya sa aktres kaya ito umalis sa pangangalaga ni OG. Sabi ni Christy, eto yung punto natin na inalagaan ng todo ni OG Diaz ang kanyang karera. Pinagtagumpay naman siya ng kanyang kapalaran. Hindi kaya may nagsulsol sa batang ito para kumawala sa pangangalaga ni OG at lumipat ng iba. Ako may duda ako. May duda ako na may sumulsol dito. Maraming sulsultan. Nagbigay pa ng hint si Wendell na ang tatay ni Liza ang posibleng tinutukoy ni Christy na nagkaproblema umano sa pera. Say niya, nung una pa yan, bago parang kine-question niya noon kay OG, biglang singit naman ni Christy na yung father kasi ni Liza minsan lumabas o makaulit na marami ay kine-question ata yung tungkol sa pera. Eh si OG naman, alam mo naman si OG ay kumpleto, ilalatag sa kanila. Palagay ko nga, may ganun-ganong kwento. Nilinaw naman ni Christy na okay lang naman ang mangarap ngunit may hangganan lang daw ito. Yung pangangarap, wala namang problema dyan. Kung kayang maabot, bakit naman hindi? Pero meron kasi tayong tinatawag na linyada. Kung dito ka, dito ka. Maghintay ka ng tamang pagkakataon para doon sa hinihiling mo. Paliwanag ng kolumnista. Dagdag naman ni Romel at saka yung panghihinayang, I'm sure, pumapasok paminsan-minsan sa isip niya yung ano ito. Bakit parang floating tayo dito sa abroad, di ba? Na kung ano lang ang meron. Kapag tatakbo sila kung may audition, hindi katulad dito ay may manager sila at yung manager ang gumagawa ng lahat. Naglabas pa ng hinanaing si Christopher Min at nasasayangan sa iniwan ni Liza sa Pilipinas na magandang karera. Sayang yung Liza, ang ganda-ganda pa namang bata, say ni Christy. Matatanda ang noong Hunyo lamang nang opisyal nang lumipat si Liza sa talent agency ni James Reid na Careless Music na ayon kay Liza ay tututukan niya rin ang kanyang music career bukod pa sa pag-aartista sa abroad. Magbigay lamang po tayo ng komento at opinyon at kung bago ka lang sa aking channel ay huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe at pindutin mo na rin ang notification bell button para updated kayo sa mga showbiz balita. So that's it mga showbiz. Hanggang sa muli. Thanks for watching.